Hindi naman na siguro, Chang. At saka kasama ko naman si Temyo eh. Namin doon. Ah, meron na raw trabaho naghihintay para sa amin dalawa. Kaya payagan mo na. Maliit pa akong bata. Ni minsan na hindi ako natuntunan bilang buwan. Pero nandahil sa tatong ito, para na rin akong bilanggo. Saan ka pupunta? Alam ko, babalikan mo si Beron. Masasabi mo yan. Dahil hindi nangyari sa'yo. Pero ako, simulat sa pool pa lang, ay nangyari na. Isang magaling na mga awit ng bandang Hagibis at isang magaling na artista. Ano nga ba ang dahilan kung bakit itong si Sonny Parsons ay namatay sa edad na 61? Ating muling balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para like ang updated sa susunod ko pa mga video. Kaya simulan na natin. Sonny Parsons o si Agliam Nyabiela Jr. Pinanganak noong August 22, 1958 na nakilala bilang isang profesional na si Sonny Parsons, isang artista, mga awit, direktor at naging politiko dito sa Pilipinas. Siya ay kasapi ng Hagibis, isang all-male sing ad and dance group noong huling bahagi ng dekada 70s hanggang umpisa ng 1980s. Nanilikha bilang bersyon ng Pilipino ng Village People. Siya naging isang konsihal sa Marikina. Noong huling bahagi ng 1970s hanggang 1980s, si Sonny Parsons ay kasapi ng Maynila Sound Group na Hagibis kasama sina Bernie Pineza, Mike Crispol, Joji Garcia at Mon Picasso. Kasama ang kanilang mga hit na kanta ng Legs, Babae, Lalaki at Katawan. Isang team song din ito sa palibhasa lalaki. Noong 2001, muli nagkasama ang Hagibis at naglabas ng isang album sa ilalim ng Star Records. Gumanap siya sa isang serye ng mga konsyerto sa iba't ibang mga lugar tulad ng sa Habit House sa Ermita, Habit East Antipolo, Bodega City, Quezon Avenue at Cowboy Grill, Malate. Noong 1981, ang mga kasapi ng Hagibis ay gumawa ng pelikula na pinamagatang Legs, Katawan, Babae kasama sina Arnie Enriquez, Mirna Castillo at Gislapi Jr. sa direksyon ni Tony Perer. Na maghiwalay ang Hagibis noong 1980s, si Sonny Parsons ay naging artista, direktor at isang politiko. Lumitaw siya sa maraming mga action films ng huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s. Kasama niya si Ronnie Ricketts sa 1989 action films na Uzi Brother 9mm na dinirek ni Francis June Posadas. Ang kauna-unahang paglabas niya sa TV ay nung teleserye ng Agila noong 1991 na pinagbibidahan ni Nabal Soto, Aurora Sevilla at Troy Alvarez. Gumawa siya ng pelikula at nagdirek. Siya rin ang bida sa pelikulang Bala para sa katarungan ng Regal Films noong 1997. Si Sonny Parsons ay gumanap bilang isang pangunahing kontrabida ni Coco Martin sa 2017 action drama TV series na FPJ ang Probinsyano. Si Sonny Parsons din ang founder and president of the Allied Forces of the Philippines Civilian Volunteers na ang misyon ay makatuon sa mga anti-crimen sa operasyon sa buong Pilipinas. Sa isang asidente ng nakawan, hinabol niya at pinatay ang karamihan sa mga hindi magandang elemento. Si Parsons ay isang advocate of responsible gun ownership sa kanyang huling taon. Nagsilbi siyang consultant sa National Bureau of Investigations. Si Parsons ay isang aktibong membro din ng Law Enforcers Rider Association dito sa Pilipinas. Siya ay isang tapat na pinuno ng NGO at palaging maglalaan ng oras upang mapaglingkod sa kanyang kapwa-tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing sosyo-sibiko. At noong May 10, 2020, napabalita na si Sonny Parsons ay namatay dahil sa atake sa puso sa Tayabas sa lalawigan ng Quezon. At iyan ang maiksing kwento kay Sonny Parsons. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat. Flashback. Balitaan mo naman ako tungkol sa paghahanap ng trabaho. Ano ba nangyari? Wala akong nakita. Nasaan si Minda at si Boy? Boyfriend mo na ba yon? Hindi. Anong hindi? Hindi pa. Mukhang seryoso naman siya.
palagay ko'y masasanay din ako. Basta ba huwag ako maargabyado? Asya nga pala kuya, sinamahan ka ba ni Rogers imprenta? Oo, pinagbilin ako dun sa boss namin. Dun sa supervisor. Dante, Juan! King of Stunt. Yan ang naging bansag sa kanya matapos tumalon sa isang pelikula na idinirect ni Carlo J. Caparas noong 1981, Ang Hari ng Stunt. Kamusta na kay si Dante Barona ngayon? Ating balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, umpisan na natin. Marami na sinaalang-alang ang veterano aktor na si Dante Barona bilang isa sa mga sikat na action star ng pelikula sa panahon noong 1970s hanggang 1980s. Si Dante Barona ay ipinanganak noong 1953. Siya ay isang dating artista at direktor ng mga pelikulang Pilipino. Itinuturing na isa sa mga pinakatanyag na action star mula noong 1970s hanggang 1980s, kasama sina Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, John Aristorenas, Ramon Revilla, Bernard Bonin, Gislapi Jr., Ren Imperial, Tony Perer, Ramon Zamora, Rem Alonso, Paldomaro, Anthony Alonso, Tito Lapid, Rode Fernandez, Bimbol Rocco, Efren Reyes Jr. at Ace Berhel. Ang isa sa kanyang hindi malilimutang stunt ay ang pagtalo niya sa San Juanico Bridge sa isang pelikula. Siya ang tinaguri ang hari ng stunt o King of Stunts. Sinimulan ni Barona ang kanyang karera sa pelikula noong 1968, kagaya ng Magnificent City Bandidas. Ang mga unang karir niya sa kanyang maagang karera ay ang Master Stuntman noong 1970 at Leon Di Masupil noong 1973. Gumawa rin siya ng pelikulang Gulapa noong 1977 kasama si Ramon Revilla sa isang tunay na buhay na kwento ni dating Mayor Patrocinio Z. Gulapa at ng pelikulang Karding Strabel Tirador ng Malabon noong 1980. Batay sa kwento ng buhay ni Ricardo Luciano noong 1981, gumawa ng isang mapangahas at kamangha-manghang stunt ng bida at action star ni Dante Barona nang siya ay tumalon sa San Juanico Bridge para isang eksena sa hari ng stunt na idinirek ni Carlo J. Caparas noong 1981. Ito ay isang makeover para sa kanya bilang aktor at hamon sa kanyang karera sa pelikula. Ang nakakamanghang pangtalon na iyon ang nagbago ng kanyang kapalaran bilang isang magaling na stunt performer. Ang pelikula ay tinagurang The Most Death-Terrifying Action Thriller of the Year. Naging stunt sensation at tinagurian siyang superstar doom. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pakipagsapalaran ni Dante Barona sa industriya ng showbiz. Pinangunahan niyang ilan sa kanyang mga pelikulang Raging Anger noong 1984, Bangkay Mo Ang Aking Hakbangin noong 1986 at Tratrata noong 1999. Kasama niya isang pelikulang Hollywood na Warriors na pinagbibidahan ni na David Rick Hill, Blake Boyd at Maria Isabel Lopez. Siya rin ang ama ng Metro Pop Song Fest finalist at mga awit na si Tanya Barona. Sa ngayon, si Dante Barona ay kasalukuy namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos. At iyan ang maiksing kwento kay Dante Barona. Kung nagustuhan pong ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!